lahat. Ininyong Panginoon, dakilain ang kanyang ngalan. Purin siya'y awitan at papurian magpakailanman. Nilikha niya ang langit at lupa, nilikha niya ang araw at buwan, nilikha niya ang mga isda't ibon, magagubat at karagatan. Tunay siyang banal at dakila, purin ang kanyang ngalan. Ang lahat ng nilikha niya'y mabuti, pinagyamanan ng lubusan. Purinin niyo ang Panginoon, dakilain ang kanyang ngalan. Purin siya'y awitan at papurian magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagkapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa mga kapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng mga pangyayariang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan sa pamuhay at pagpanaw ng Obispong San Martin, ang iyong kadakilaan ay nagniningning. Ganapin mong panibagong mga dakilang gawa ng iyong paglingap sa aming loobin upang kamatayan man o ang buhay ay huwag makapaghiwalay sa amin sa pag-ibig mo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat. Ang simula ng sulat ni Apostol San Pablo kay Tito. Mula kay Pablo, alipin ng Diyos at Apostol ni Jesucristo. Sinugo ako upang patibayin ang pananalig ng mga hinirang ng Diyos. Palawakin ang kanilang kaalaman tungkol sa katotohanang makapaglalapit sa atin sa Diyos at bigyan ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. Bago pa lalangin ang sanlibutan, ang buhay na ito'y ipinangako na ng Diyos na hindi marunong magsinungaling. Ipinahayag naman ito sa takdang panahon at ipinagkatiwala sa akin upang ipangaral ayon sa utos ng Diyos na ating tagapagligtas. Kay Tito, tunay kong anak sa pananampalatayang ipinagkaloob sa ating lahat. Sumaiunawa ang pagkalinga at kapayapaan mula sa Diyos Ama at sa ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. Iniwan kita sa Kreta upang ayusin ang mga bagay
nawala pa sa ayos at pumili ng matatanda sa simbahan sa bawat bayan. Ayon sa itinagubilin ko sa iyo, ang pipiliin mo'y yaong walang maaaring ipintas. Minsan lang nag-asawa, ang mga anak ay mananampalataya at hindi magugulo o matitigas ang ulo. Kailangan walang kapintasan ang isang tagapangasiwa ng simbahan, sapagkat ang pamamahalaan niya'y mga gawaing ukol sa Diyos. Kailangang hindi siya palalo, hindi magagalitin, hindi maglalasing, hindi mapusok o gahaman, bukas ang tahanan, maibigin sa kabutihan, may sariling bait, tapat makitungo sa kapwa, masunurin sa Diyos, at marunong magpigil sa sarili. Kailangang matatag siyang nang hahawak sa tunay na aral upang ito'y maituro sa iba at maipakilala ang kamalian ng mga sumasalungat dito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Ang buong daigdig, lahat ng naroon, may-ari ang Diyos, ating Panginoon. Ang mundo'y natayo at iyong sandigay. Ilalim ng lupa, tubig kalaliman. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Sino ang marapat umahon sa burol? Sa burol ng puon, sino ngang aahon? Sinong papayagang pumasok sa templo? Sinong tutulutang pumasok na tao? Siya na malinis ang isip at buhay, na hindi sumamba sa Diyos-Diyosan, tapat sa pangako na binibitiwan. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Ang Panginoong Diyos, pagpapalain siya, ililigtas siya't pawawalang sala. Gayon ang sinumang lumalapit sa Diyos, silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Sa daydig ay laganap, liwanag na sumisikat, salitang buhay ng lahat. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang malagad, hindi mawawala kahit kailan ang mga sanhi ng pagkakasala, ngunit nakapangingilabot ang sasapitin ng taong panggagalingan nito. Mabuti pa sa kanya ang bitinan ng isang malaking gilingang bato sa leeg at itapon sa dagat kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito.
kaya't mag-ingat kayo. Kung magkasalang kapatid mo, pagsabihan mo. At kung siya'y magsisi, patawarin mo. Kung makapito siyang magkasala sa iyo sa maghapon, at makapito ring lumapit sa iyo at magsabing, nagsisisi ako, patawarin mo. Sinabi ng mga apostol sa Panginoon, dagdagan po ninyo ang aming pananalig sa Diyos. Tumugon ng Panginoon, kung maging sinlaki man lamang ng butil ng mustasa ang inyong pananalig sa Diyos, masasabi ninyo sa puno ng sikamorong ito, mabunot ka at matanim sa dagat at tatalima ito sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Mga minamahal kong kapatid, narinig po natin sa ating unang pagbasa ang pagsusumamo ng mga alagad. Panginoon, dagdagan niyo pa po ang aming pananalig. Ito po ay bunsod ng kanilang narinig ng katotohanan, no? Sapagkat inaasahan sa bawat alagad na tulad ng ginawa ng ating Panginoon, sila ay matutong magpatawad, tunay na magpatawad. Para po sa kanila, isang bagay itong napakahirap gawin, lalo na po siguro sa mga tao na nakagawa sa kanila ng pagkakasala at pagkakamali. At hindi rin po tayo iba sa mga alagad. Kahit tayo, kahit hanggang ngayon, nahihirapan din tayo magpatawad ng mga taong nakagawa sa atin ng pagkakasala. Tama ba? Wala po sigurong makapagsasabi sa atin dito na pagkatapos gawa ng hindi maganda ay matutuwa at magagalak sa kanyang hindi magandang naranasan. Usually, no, nabubuo yung puot at galit sa ating mga puso. Kaya naman, alam ng ating Panginoon ang ating pinanggagalingan at ipinapaalala niya sa atin, no, na bagamat nagkakasala ang mga taong mahal natin, ang ating kapwa, kailangan nating matutong magpatawad. No? Unang-una, ito ay para sa ating sarili, para sa ating kapayapaan, upang hindi na nating isipin o hindi tayo maging preoccupied sa mga bagay na hindi naman mahalaga. Kung tutuusin, hindi naman ikaw ang dapat na nagdadala na ito kung ikaw ang ginawa ng hindi maganda. Bakit mo hahayaan tumakbo sa isip mo? No? Yung mga bagay na hindi nangyaring maganda na hindi naman ikaw ang nakagawa o hindi naman ikaw ang may dahilan o hindi naman ikaw ang gumawa. Bakit mo hahayaan na masamang pag-iisip na ito sirain ang iyong araw samantalang hindi naman ikaw ang nag-agrabyado o sumira ng mga bagay-bagay, no? Sumira ng relasyon, sumira ng ugnayan. Kaya nga, tinuturuan tayo to let go of these things sapagkat ito'y balakid sa ating ugnayan sa Diyos. Kasabay nito ang pagturo sa atin ng Panginoon upang maging maingat sapagkat, no, sa ating buhay, sa pagtahak sa buhay na ito, dalawa lang po yung pwedeng puntahan, no, ng mga taong nakatingin sa atin. Alam niyo po, kahit na gusto niyo o hindi, yung mga tao sa paligid natin, nai-impluensyahan natin. Lalo na sa inyo na merong mga katungkulan. Kung kayo po'y tagapaglingkod ng simbahan, kaming mga pari, yung mga tao na nasa katungkulan sa gobyerno, whether you like it or not, meron mga tao, no, na susunod sa inyong mabuti o masamang halimbawa. May mga tao na susunod sa ating mabuti o sa masamang halimbawa, whether it's conscious or unconscious. Kaya nga mga magulang na naririto, dapat maingat kayo sa inyong tahanan sapagkat yung inyong reaction, the way you treat other people, the way you see other people, no, kung paano nyo tinatrato at tinitignan ng inyong kapwa, ganyan din titignan ng inyong mga anak ang kanilang kapwa. No, kung matapobre ka, no, at mapanghusga ka sa iyong kapwa, conscious or unconscious, yan yung pwedeng magaya na ugali ng inyong anak kasi
yan yung nakikita niyang para sa kanyang tama. Kaya nga po itong mabuting balita, tamang-tama sa atin. Sapagkat, no, maaring yung ating ginagawa magdala sa atin sa kabutihan o magdala sa atin sa kapahamakan, hindi lang sa atin, pati sa ating kapwa. Pwede palang magkaroon ng impluensya, mabuti o masama, lahat ng ating gagawin. Akala natin hindi napapansin yung ating maling ginagawa, pero meron palang mga tao na dahil sa ating mabuti at tiwaling halimbawa, ay napahamak din. Kaya nga sabi ng ating Panginoong Jesus, maging maingat kayong huwag makagawa sa mga maliliit na ito. Referring to the children, no? Sa mga bata, sapagkat yung ating mabuting halimbawa, madaling gayahin niya ng bata, no? Sa kanilang mata, yung mali nagiging tama. Kaya magandang paalala sa atin yung ating unang pagbasa sa sulat ni Apostol San Pablo kay Tito. Ano yung kanyang paalala? Sa pagpili ng mga pinuno, ang pipiliin niya ay yung mga walang kapintasan. No? Kung titignan ninyo, that's impossible. No? Kasi lahat tayo, we have our own weaknesses and shortcomings in life. Pero hindi yung strictly mga bagay na kapansanan o hindi maganda sa atin. Kung hindi, itong tao bang ito, sa kabila ng kanyang mga pagkukulang at kahinaan at pagkakamali, handa bang mabuhay ng tapat at naayon sa kalooban ng Diyos? Nabubuhay ba ng tapat sa kabila ng mga kahinaan? Nagsusumikap ba? Hindi ba bad influence? Hindi ba nagiging dahilan ng pagkakawatak-watak? Yan ang paalala ni Pablo. Yan ang mapipiliin mong mga leader. Yung maglalapit sa mga tao sa Diyos. Hindi yung iintindihin nila yung kanilang sariling kapakanan at the expense of other people. Kasi pwede silang maging daanan o tulay patungo sa Diyos o pwede rin silang maging sagabal o hadlang sa paglapit ng mga taong ito sa ating Panginoon. Kaya po, mga minamahal kong kapatid, sa pagkapatuloy ng ating pagdiriwang, yan din po yung mga biyayang hilingin natin. No, nawa, lahat ng ating ginagawa, lahat ng ating pagsusumikap, magdala sa atin at sa ating kapwa sa Diyos. Nawa, maging mabuti tayong halimbawa ng pagpunta o pagtungo sa atin o sa ng ating kapwa sa ating Panginoon. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, itinuro ng ating guro na ang kahulugan ng pagiging alagad ay ang radikal na pagtatangi na sa kasamaan. Iniaalay natin ang ating mga panalangin ngayon nang may pagpapasyang magsakripisyo upang sundan ng Panginoon. Sa bawat panalangin ng ating itutugon, Panginoon, sumaamin nawa ang iyong kapangyarihan. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong kapangyarihan. Ang simbahan na may magwagi sa kanyang pagpupunyaging labanan ang kasamaan sa daigdig. Manalangin tayo. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong kapangyarihan. Ang Kristiyanong sumasampalataya naway magkaroon ng tapang na magsalita at kumilos laban sa kasamaang sumisira ng ating lipunan. Manalangin tayo. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong kapangyarihan. Ang mga pinaging manhid ng mga kasalanan naway hipuin ang Espiritu ng Panginoon upang magbalik loob sila at magbago ng pamumuhay. Manalangin tayo. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong kapangyarihan. Ang mga may sakit naway palakasin sa kanilang dinaranas na pagsubok at maialay nila ang kanilang paghihirap para sa pagbabalik loob ng mga makasalanan. Manalangin tayo. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong kapangyarihan. Ang ating mga mahal na yumao naway akayin sa piling ni Kristo.
Manalangin tayo. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong kapangyarihan. Makapangyarihang Diyos, bigyan mo kami ng matapang na pananampalataya upang maging malakas at matitig kami sa aming paglaban sa kasamaan ng mundong ito. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Salamat sa iyo, aking Panginoong Jesus. Ako'y inibig mo at inangking lubos. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa, di makaya nang maipagkaloob. Mamahaling iyas, inigintong nilukob ang aking dalangin, o Diyos ay tanggapin. Ang tanging alay ko naway gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hiniling. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghahay natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay sa kapurian niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, pakabanilin mo aming mga alay sa paghahain namin ngayong ginugunitas San Martin upang sa pamumuhay namin araw-araw itaguyod kami nito sa hirap at ginhawa sa pamagitan ni Jesucristo asama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Inaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuning ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Martin ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan, kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay iniyahayag sa pangasiwa sa bayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol. Isa ng sabay na namang dito ay nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel ng si awit na papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, at sa pamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang maalagaan at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin itong aking katawan na iahandog para sa inyo. Kaya hindi naman ang matapos sa ngapunan, hinawakan niya ang kalis,
Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mahalagad at sinabi, "Tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nambaga at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Maghitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarap at ito may isarap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magkasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Bispo at ang Tanang Kaparean. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawa mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagidapat kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na malabiring Maria, ina ng Diyos, ng kabiyak na puso niyang San Jose, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagkupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming paintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami, Diyos, lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilay sila ng kapahamakan. Samantalang aming pininanibigan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurian magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghin mo aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, dito si Jesus ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inanyayahan sa kanyang piging.
Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggala nawa tayo nagtawan to ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Dakilang pag-ibig, san man manan, Diyos ay naroon, walang alinlangan. Inipon tayo sa pagmamahal ng ating poong si Jesus, tayo'y lumigaya sa pagkakaisa sa aring nakapako sa dakilang pag-ibig, san man manan, Diyos ay naroon, walang alinlangan. Purihin ibigin ang ating Diyos na siyang unang nagmamahal. Kaya't buong pag-ibig rin nating mahalin ang bawat kapatid at kapwa. Dakilang pag-ibig, saan man manan, Diyos ay naroon, walang alinlangan. Iwasan lahat ang pagkapuot, pag-aalinlang at iamot. Sundin ang landasin ni Jesucristo at ito'y halimbawa ng Diyos. Dakilang pag-ibig, san man manan, Diyos ay naroon, walang alinlangan. Dakilang pag-ibig, san man manan, Diyos ay naroon, walang alinlangan. Announcement, available pa rin po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais,
maaari kayong kumuha na malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo sa aming nagsalo-salo sa piging ng pagkakaisa, ang ganap na pasyang sundin ng loob mo sa lahat ng bagay upang katulad ng buong-buong pagtatalaga ni San Martin sa iyo, kami maging marangal sa pagiging para sa iyong totoo sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, ating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoong naming Diyos, sama namin, ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang, sa iyo galing aming hiram na buhay. Buong kawabang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang makarumihan ng kasalanan upang sila'y maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa katauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong kanagsasumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglay ang kapayapaan ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Sa Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang puso'y kinamatayan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús
Nazareno, inarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.